Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming naghihirap sa mga lumang pasanin dahil sa pagkakasalang sa amin umalipin, ay palayain mo pakundangan sa bagong pagsilang na dulot ng iyong anak na aming hinihintay sapagkat siya ang namamagitan asama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Nalalapit na ang araw, sabi ng Panginoon, na pasisibuling ko mula sa lahi ni David ang isang sangang matuwid, isang hari na buong karunungang maghahari. Paiiralin niya sa buong lupain ang batas at katarungan. Magiging matiwasay ang Huda sa panahon ng kanyang pamamahala, at ang Israel ay mapayapang mamumuhay. Ito ang pangalang itatawag sa kanya. Ang Panginoon ay matuwid. Sinasabi ng Panginoon, darating nga ang panahon na ang mga tao'y di na manunumpa ng ganito. Nariyat buhay ang Panginoong nagpalaya sa Israel mula sa Ehipto. Sa halip, sasabihin nila, saksi ko ang Panginoon na nagpalaya sa mga Israelita mula sa lupain sa Hilaga at sa lahat ng lupaing pinagtapunan ko sa kanila. Babalik sila sa sariling lupa at doon muling mamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katwiran. Sa taglay mong karunungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan. At pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag. Sa kanila, tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Ang pong Diyos at ng Israel, purihin ng taong madla. Ang kahangahangang bagay, tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman. At siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen.
Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesukristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose na nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpuang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kahulugay kasama natin ng Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi ginalaw ni Jose si Maria hanggang sa maipanganak nito ang isang sanggol na lalaki na pinangalanan nga niyang Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Para sa kapanganakan ng Poong Jesus Nazareno at para din no, sa pakikiisa natin sa paglalakbay ni Maria patungo sa Belen sa kanyang pagdadalang tao. Pero nawa po ay mapakinggan natin ang ilan sa mga mensahe na nais na iparating sa atin ngayong umagang ito sa Ebanghelyo na kung saan ipinapakilala si Jose. Si Jose na isang taong matuwid. Dahil si Jose ay mayroong pagkilala sa kapakanan ng iba. Pagkilala lalo tigit sa kapakanan ni Maria at ang pagsunod o pagtalima sa kagustuhan ng Diyos. Ganito ang isang taong matuwid. Kaya nga sa mga kababaihan, kung hahanap ka ng umingi ka sa Nazareno na mapapangasawa, hingin mo ang isang taong matuwid. Sa mga kalalakihan,
patunayan po ninyo ang pagiging matuwid. Ngayon, sa sitwasyon natin, na baka po pwedeng isa ito sa mga pagnilayan, lalo na ng mga kalalakihan. Ang plano ng Diyos sa isang pamilya ay merong tatay, merong nanay, at bibiyayaan kapag ginusto ng Diyos magkaanak, bibiyayaan ng anak. So may tatay, may nanay. Huwag nating sanayin at gawing normal na okay na maging single parent. Kasi hindi ko alam po kung ano mga sitwasyon po ninyo, no? Pero sa konteksto ng ating pagninilay ngayong umaga, ito yung plano ng Diyos. Ito yung design ng Diyos. Perpekto ang design ng Diyos. Kapag binago ng tao, doon nagkakaproblema. Yan. May nakakasunod pa po ba? Okay. Hindi ko alam, no, kung bakit maraming single parent ngayon. Kasi unang-una, bago dapat magtalik, bago dapat, no, magsama, magpakasal. Ngayon kasi, nauuna. Magbubuntis muna bago magpakasal. Na hindi pa talaga malinaw kung nagmamahalan ba talaga silang dalawa. Naiintindihan niyo po ba? Kung sino man, no? Kung sino man po ang nasa sitwasyong ganito. Sana po, no, mas maging malawak ang ating pag-iisip. Lalo tigit, panawagan sa mga lalaki. Kung paanong sabi ng anghel kay Jose, huwag kang matakot pakasalan si Maria. Na pwede yung binabato din ngayon. Kasi taon-taon naman, naririnig natin ito pag nagsisimbang gabi tayo. Pwedeng matanong din, bakit hindi nyo pa pinakakasalan? Hindi ka pa ba nakakapag-isip? Hindi mo pa ba napapag-isipan? Bakit ayaw mong pakasalan? Si Jose po, malinaw eh. Nagdadalawang isip siya kasi nga po, hindi siya ang bumuntis kay Maria. Hindi niya ginalaw si Maria eh. Nirespeto niya yung pagkababae, pagkabirhen ni Maria. Iningatan niya. Hinihintay niya yung araw na sila'y makasal. Pero nga, dahil may plano ang Diyos at gusto silang maging kabilang sa plano ng pagliligtas, kaya ito yung naging sitwasyon. Kaya nagdududa si Jose kung itutuloy niya ba o kaya naman, sabi nga po dito, binalak niya ng hiwalayan si Maria. Pero mabuti na lang at si Jose marunong magnilay, marunong magdasal. Hindi nagpadalos-dalos si Jose sa kanyang desisyon. O ngayon, mga kalalakihan, kailan matatawag na pamilya ang inyong pamilya? Isip. Hindi po ito, no? Huwag niyo po sanang isipin, no, na hinuhusgahan ang inyong pagsasama. Pero lawakan ninyo ang inyong pag-iisip. Ito ay ayon sa kagustuhan o plano ng Diyos sa pamilya. Bakit ang apelyido ng kinakasama mo, hindi pa apelyido mo? Magkaiba pa. So ibig sabihin, hindi pa kayo mag-asawa. Pero bakit kayo nagsasama? Hmm.
Sabihin na natin nagmamahalan kayo. Okay. O bakit nga ayaw? Wala pa pong pera eh. Problema ba yon? Para kanina yung perang pinoproblema mo? Para ba sa pamilya mo? O para sa mga kaibigan mo na gusto mong pakainin at painumin? Nakakadalawa ka na. Nakakatatlo ka na. Pang-apat. Ano pa rin ang dahilan? Bakit hindi mo pa rin madala sa altar para magpakasal? Sa mga babae, bago kayo sumama, kasi gusto nyo naman maging masaya, di ba? No? Bago kayo sumama, suriin muna yung lalaki. Isang taong matuwid ba yan? Kasi ang isang taong matuwid, ang isang lalaking matuwid, magdudulot sa iyo ng kaligayahan. Pero kung ngayon, sana, kung maging malinaw sa iyo, makita mo, hindi pa siya ready, hindi huwag ka na munang sumama kasi pahihirapan mo lang ang sarili mo. Iyak-iyak ka, dadasal-dasal ka, Paskong Pasko, di ba, namomoblema ka dahil sa lalaki. Eh, yung lalaki, wala talaga eh. Immature, irresponsible pa, hindi pa matino. Ngayon, ang gagawin natin? Huwag na natin padamihin. Marami na po ang tinatawag natin na single parent. Marami na po ang mga broken family. Marami na rin yung extended family. May anak dito, may anak doon, may anak dito. Mga lalaki, bago kayo magdesisyon at gumawa ng kung anong bagay sa inaakala mong magpapasaya sa'yo, isipin mo muna kung ilang tao ang nagiging malungkot dahil sa kagustuhan mo lang maging makasarili. Hindi tayo makakatagpo o makakaranas ng maligayang Pasko hanggat hindi tayo sumusunod sa plano ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, kami dumadalangin ngayon sa iyo, O Diyos, lalong-lalo na para sa mga ama ng bawat tahanan. Tularan nawa nila ang halimbawa ni San Jose na siyang sumalamin sa pag-ibig mo, Diyos Ama, dito sa mundo. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari at diakono, tulad ni San Jose, masalamin nawa sa kanilang pagpapastol ang pag-ibig ng Diyos Ama na patuloy na nangangalaga at lumilingap ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng aming bayan, bigyan pansin nawa nila ang mga pangangailangan ng bawat tao na kanilang pinaglilingkuran. Panatilihin kaming ligtas at mataguyod ang aming pag-unlad. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga haligi ng tahanan, ang aming mga ama, tulad ni San Jose, huwag nawa silang magsawang manalangin sa Panginoon, lalong-lalos na sa mga panahon ng pangangailangan at pag-aalinlangan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa pagtatapos ng pandemya, maging responsable nawa kaming mamamayan sa pamamagitan ng aming maingat na pagsunod sa minimum protocols na siyang mabisang daan upang matigil na ang pagkalat ng COVID-19. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
para sa mga namayapa naming kapatid na, sa pananampalataya. Makasapit nawa sila sa buhay na inihanda mo, Ama, para sa amin kung saan wala ng luha, sakit, pagkabahala at pagdurusa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagdiriwang namin nitong paghahain sa iyo ay magpagindapat nawang kami pangibabawan ng ngalan mo upang kami maging marapat, makasalo sa buhay na walang maliw, ng anak mong naging abang tao, upang kami pagalingin sapagkat siya ang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan,
Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kaming iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo kami sa dakilang pag-ibig mo na aming ipinagdiwang sa banal mong tahanang ito. Mapaghandaan nawa namin sa paraang marangal ang darating na dakilang kapistahan ng aming katubusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Ningapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, iring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19, at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami
upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Pakitaas din po yung mga picture na ibinigay po sa inyo. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Baswasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nazareno, iligtas mo.